Hi mga pamangkin, itong inyong Tita Cora and welcome back to my YouTube channel. Hello mga pamangkin! Naku ha! Naku, may nakialam na naman ang... Naano ko dito sa mga ano ko, sa mga make-ups ko. Mag-isa lang naman ako dito pero may mga nakikialam. Parang iba na yun ah. Anyway mga pamangkin, ayan, welcome to my YouTube channel. Pabalik ko lang galing ng Nueva Ecija. At ngayon, pinag-quarantine ko muna ang aking pamangkin na si Siboy TV. Tama po ang inyong narinig. Ako nakararating ang hindi mag-quarantine. Siya ang mag-quarantine, no? Hindi ako. Bakit ako mag-quarantine? E sila ni Kara ang nagkaroon ng COVID. Ako'y malusog na dumating dito sa Quezon City. Anyway, mga pamangkin, ngayong araw na to ay mag-transform ako into a doll. Gusto kong maging manika. Although mukha naman talaga kong manika, gusto ko pang mas maging mukhang manika. O, diba? At wala kayong magagawa kung gusto ko yun. Discussing shit. Ito ay tukol dun sa sikat na sikat na pinapanood ko sa Nueva Ecija. Natapos ko na ito dahil nakita ko nag-speed game man ang Carjack at ang mga DJ ng 106.7 Energy FM. Ako ito ang tuwa nung nandun ako sa Nueva Ecija. Kaya ngayon naman mga pamangkin, akin na gagawin yung makeup ng sikat na sikat na Squid Game doll. Doll ba yun o robot? Para mukha siyang robot. Basta, ang alam ko robot siya eh, hindi siya doll. Pero gawin na natin ngayon. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Madami pa tayong chichiburiche. So, ang unang ituturo ko sa inyo mga pamangkin ay ito. Napaka-basic nito. Okay? Bago ka magsimula sa pagme-makeup, gumagamit ako nitong Wet and Wild. Okay? Wet ka na, wild ka pa. Wet ka na, wild ka pa. Diba? Ano bang Tagalog ng wild? Mapangahas. Ha? Diba? Basak ka na nga, mapangahas ka pa. Aha! Malamig siya sa mukha, ha? Maglagay tayo nito. Ito ay tinatawag na primer. Primer ang tawag dito. Para fresh ka. By the way, gusto ko lang pasalamatan, ha? Ang LLIC para sa mga ano nyo, ha? Para sa napakagandang dulot nyo sa aking mukha. Ako'y pinadalhan ninyo sa Nueva Ecija. Ay, fresh na fresh ko ngayon, oh. Tignan nyo maigi. Diba? Fresh! Sariwang-sariwa, parang sugat. Nakakatuwa talaga, no? Na-miss ko man mag-vlog-vlog, no? Kasi sa Nueva Ecija, wala kong ginawa kundi mag-cuttings lang ng mga orchids ko. Magputol-putol ako ng mga roses ko. Mag-harvest ako ng mga flowers. Because I really love flowers. Ha? Huh? Anyway, ituloy na natin ang ating pag-makeup. Isunod na natin ito. Ito malamang ay hindi kayo magkapaniwalang gagamitin ni Tita Cora ito sa kanyang mukha. Pero mga pamangkin, napaka-effective nito. Ito ang ginagamit ko kung gusto kong maging manipis masyado ang aking kilay. Tamang nyo narinig. Tatakpan natin ang ating kilay dahil yung squid game. Squid. Pusit. Larong pusit. Diba? Yung squid game dal, manipis ang kilay. One line lang. Ganun ang mga kilay namin dati. Kami nila Gracia. Kami nila Gracia, yung nanay ni Papa Jackson. Ah, ganun ang mga kilay namin, isang guhit laang. Oh, doon na in love sa akin si Berto. Tuwang-tuwa siya sa akin, tinataas-taas ko pang ganyan, oh. Social-social ako, di ba? Ah! So ito na nga at nakuha ko na ang ating gagamitin sa ating kilay. Ito ay Elmer's. Ayan, Elmer's. Naku, sarap. Ito ay Elmer's Washable School Glue Stick. Ito lang naman yung napaka-importante at highlight nitong ating makeup tutorial ngayon. Dahil ituturo ko lang sa inyo kung paano nyo tatakpan ang kilay nyo. Kasi yun ang trademark ng Squid Game doll. Manipis ang kanyang kilay. Walang kahit anong ilalagay. Parang Tita Cora nyo. Dignan nyo naman, kailangan pa ba ng makeup? Hindi kailangan. Malang-mana talaga sa akin si Kara. Ito mga pamangkin ha. Ulitin ko lang, sa mga batang nanonood, huwag nyo itong subukan ng walang pahintulot ng inyong mga magulang. Ha? Kailangan ay may pahintulot ng inyong mga magulang. Merong guidance ng inyong mga magulang.
Kasi baka mamaya malagay nyo sa mata nyo. Medyo delikado ito. Okay? So, iaano lang natin. Ipapahid lang natin. Tatakpan natin. Ayan. Oh. Diba? Tatakpan natin yan. Kailangan mag-flat siya, ha? Hmm? Kailangan flat na flat yan. Okay? Kung makikita nyo, parang kumikintab siya. Kasi ang goal natin dyan, mga pamangkin, ay maging flat na flat siya at walang nakausling. Walang nakausling kahit anong buhok. Okay? Okay. So, ang isusunod natin, mga pamangkin, after nating lagyan nito, kasi importante din ito, ano? Para maging flat lalo ito, ito ang isusunod natin. Kung meron kayong ganito sa inyong mga tahanan, siyempre linisin nyo, napakadumi naman ito. Oy! Kung meron man kayong ganito sa bahay nyo, i-brush nyo siya pataas. Okay? I-brush nyo siya, i-flat nyo siya. I-brush nyo lang. Brush, brush, brush. Brush mo lang. Sige pa. Oh, ngayon dublihin natin. Kailangan paulit-ulit. Paulit-ulit. Parang yung pananakit niya sa'yo. Hanggang sa magsawa ka. Hanggang sa mapagod ka na. Kasi paulit-ulit lang siya ng ginagawa sa'yo. Hindi ka pa natututo. Kung abot lang kita ngayon, baka dinagukan na kita. Ano? Okay? Okay. Okay. So kung makikita nyo, mga pamangkin, nakapag-apply na tayo, at flat na flat na yan, hindi kagaya dito. Okay? Patutuyuin lang natin yan, tapos ulitin lang natin yung procedure kanina. So habang naghihintay tayo, ito muna ang kabila. Okay? Sa ngalan talaga ng pagbablog, ano, takpan ko, magmukha kong pangit dito, pero nako, wala kong pakialam, yan ang uso ngayon. Magasandal muna ako. Ay nako. So habang pinapatuyo natin, mga pamangkin, patuyuin lang muna natin. Ayan. Paypayan natin ng paypayan para matuyo man na to. Uy. Ayan. Ulitin lang natin yung procedure kanina. Mag-apply lang tayo na mag-apply. Diba? Mag-apply lang tayo na mag-apply para matakpan natin. Ayan. Hindi ko alam kung tuyo na dito sa kabila, pero nakikita ko para na siyang danggit. Talagang flat na siya. So patuyuin lang natin siya, tapos mamaya papatungan na natin siya ng concealer. Okay, mga pamangkin? Okay. Ipakita ko nga lang pala ito. Kung mapapansin nyo, ang titakora nyo, yung nababawasan na ang pamumula ng mata. Ito ang ginagamit ko. Ayan, ito ay Rotod Eye Drops galing ng Japan. Hindi ko alam kung ano nito, pero napakalamig nito sa mata. Masarap ito sa mata. Ito ang ginagamit ng mga kaibigan kong artista, ha? Ito ang ginagamit nila. Itong mga kaibigan kong artista, ito ang ginagamit nila para hindi pula yung mata nila kapag nagsushooting sila. Ha? Masarap sa mata ito. Ayan. Mukhang natutuyo na siya, mga pamangkin, ano? So kapag natutuyo na siya kagaya niyan, ano? Ulitin natin yung procedure para patungan lang natin siya. To secured lang. Ha? Patungan lang natin siya. Isa pang patong. Okay. Okay, kayo. Hmm? Patungan lang natin siya. Oh! Masarap yung mga ganyang-ganyang usapan na mga patong-patong. Ha? Pero kayo, mga kabataan, ha? Huwag kayo basta magapatong-pato kasi mga bata pa kayo. Ha? Mag-aral na maigi upang maganda ang buhay pagdating ng araw. Huwag mga magapatong-patong ang mga pinag-iisip ninyo. Masyado pang maaga para magapatong-patong. Ha? Kayo naman, mga misis, kung alam niyo naman mahirap ang buhay, huwag na magapatong-patong. Kasi nga, madami kayong anak, dadami nang dadami ang mga batang hindi nagkakapag-aral at hindi nabibigyan ng magandang kinabukasan. Ang landi-landi talaga? Naku, naalala ko yung kumari ko dati. Nung nandun pa ako sa Pampanga, araw-araw pumupunta sa bahay kasi nanghihingi sa akin ng sabaw. Pero syempre dahil maawain ako, hindi ko lang siya binibigyan basta lang sabaw. Binibigyan ko siya ng maraming pagkain. Okay? Hanggang sa kinausap ko siya.
Kasi ako ay mapagbigay na tao. Pero, lagi nating tatandaan na hindi lang tayo basta nagbibigay. Kailangan matuto din tayo na ituro dun sa taong ating tinutulungan kung paano ang tamang pangingisda. Huwag mo lang basta bigyan ng isda. Turuan mo siya na mangisda. Kaya tinanong ko siya, Mare, alam ko mahirap ang buhay mo. Sabi ko sa kanya, mahirap ang buhay mo, mahirap ang buhay niyo ni kumpare. Kaya makikausap sana ako, gawin mo ito para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Sana naman bawas-bawasan nyo na. Ha? Bawas-bawasan nyo ang kasipagan ninyo. Kasi mag-iisang dosena na ang anak ninyo. Aba, ang sabi sa akin, wala kasi kaming TV kaya ako ang minamaraton ng kumpare mo. Aba, hindi tama yan. Ha? Kung wala kayong TV, ikaw ang mamaratonin? Anong akala niya sa'yo, BHS? Kaya mula noon, niregaluhan ko sila ng flat screen TV. At lalong dumami ang anak nila. Diyos ko, kakapanood nila ng mga malalaswang teleserye. Nako, kahit anong payo mo sa isang tao na magpigil ng kanilang kasipagan kung hindi sila madisiplina sa sarili nila, hindi talaga matutupad ang hangarin mo para sa kanila. Ayun, yung mga anak nila hindi masyadong nakapag-aral. Kalahati sa bilang ng kanilang mga anak ay hindi nakapag-aral. So ayan, habang dumadaldal tayo dito, gawin na natin yung susunod. Ha? Hindi lang tayo basta nagpapakamaritis dito, ha? Kailangan meron din tayong ginagawa. Oh, flat na siya, di ba? Oh, mas madali na natin siyang tatakpan ngayon. Kasi tuyo na siya. Oh, di ba? Oh, i-spread na lang natin yan ngayon. Kasi magtatakip na tayo ng kilay. Mawawala na ng tuluyan yung kilay natin. Naku, pagpapasensyaan nyo na ang titakoran nyo, ha? Kung minsan bigla akong nawawala at pinapaubaya ko kay Siboy TV ang aming YouTube channel. Dahil ako'y merong farm nga, di ba? Meron akong farm sa Nueva Ecija. Hindi ko mamaiwan dahil yun na lang ang natitirang hanap buhay ko. Dahil itong paupahan ko, hindi ko na inuobliga ang aking mga ano, ang aking mga tenants na magbayad sa akin. Dahil mahirap ng buhay ngayon. Ha? Nakakaawa naman sila. Nakakaawa naman sila kaya hindi ko sila ano, ino-oblige na magbayad sa akin. Ang importante ay malusog ang kanilang mga anak. Walang nagkakasikit at walang namamatay dito sa aking paupahan. Kaya kapag merong ano, kapag merong nagkakasakit, kagaya ni Siboy TV na nakaraan, di ba? Nagkasakit siya dito, mag-isa siya dito. Hindi ko naman siya pwedeng i-rescue dahil ako nga ay senior citizen na. Diba? O diba? Si Tita Cora niyo may paliparan din. Cora International Airport. Diba? O jibba. O isusunod natin dito, i-blend natin ito. Ha? O, teka lang. Huwag kayong magugulat. Ha? Whoop! Ayan, mga pamangkin! Napakaputi na ng ating mukha, no? So, ituloy lang natin yung ginagawa natin kanina kasi nagbabrush lang ako dito ng aking loose powder para nang sa ganon ay lahat mag-cover natin. Ngayon at masyado nang maputi ang ating mukha, isusunod naman natin ang ating eyeliner. Ha? Okay? Kasi itong Squid Game doll na ito, meron siyang eyeliner. Ha? Kunin natin yung ating brush ng eyeliner. Siya nga pala mga pamangkin, itong ginamit kong concealer ay Nichido. Yun ang kanyang tatak. Ever since yan talaga ang ginagamit ko, hindi ko alam, parang gustong-gusto ko kasi full coverage talaga siya. Thank you.
manipis na manipis lang yung kilay niya. Hindi man dapat masyadong maano yung kilay. Kasi manipis na manipis lang ang kilay nung Dal. Next na gagawin natin ay ang ating blush on. Naku, kung mapapansin nyo dun sa Squid Game, dahil meron siyang blush on na very subtle lang yung kanyang blush on, pero mapula. So, bilog lang. Isusunod natin ang pulang lipstick. Ha! Tapos na. Ayan na, no? Natapos na natin itong Dal na ito. So, ito nang gagawin ko. Quick change. Ready, set, go! At dito na nga ako, mga pamangkin, no? Green light! Red light! Green light, mga pamangkin! Red light! Maraming salamat, mga pamangkin, sa panonood nyo dito sa aking YouTube channel, ha. Ayan, ito lang muna ang ipapakita ko sa inyo, ha. Abangan ninyo yung gagawin ko dito sa look na ito at ang pagbisita ko sa Carjack at kung anong magiging reaksyon nila kapag binisita ko sila, ha. Green light, red light, woo! Bye-bye, mga pamangkin!